The International League, Chapter 257. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y talagang isang footback nga ang nagawa ni Sakuragi. Kaya naman, nabawi nga nila ang kalamangan at lamang na nga sila ng dalawa. Sigawan nga ang mga tao dahil dito. Nice one! Naipasok ni Sakuragi ang footback niya. Ngayon, wala nang 2 minuto ang nalalabi sa oras at lamang tayo ng 2. Kailangan nyo nalang dumepensa ng maayos ang Shoku. Sa atin to, sigawan naman kaibigan at tagahanga niya samantalang itong Sakuragi ay... Nice one! Nagawa ko! Naipasok ko ang footback! Buti na lang talaga ay isang footback ang naisagawa ko ng matagumpay! Nice one, Sakuragi! Napakahusay mo! Wika nga ni Sakuragi sa kanyang isip kaya naman. Ano ba naman yan? Anong ginagawa niyo kupunan ng brumana? Itong Sakuragi na nga ang nakamintis na kanyang jump shot. Siya pa rin ang nakuha ng ribbon at footback! Tila ba, lutang kayong lata? Wika nga nitong si Coach Kiko kaya naman. Nice one, Sakuragi. Ganyan lang. Maging kalmado ka lang dapat at ibigay mo ang iyong sarili sa bawat sitwasyon. Mahusay at naipasok mo yon ngayon. Nasa atin na ang momentum sa larong ito. Wika nitong si Coach Ansay at dito sigawan nga ang mga taga-Brumana. Brumana, ayos lang yon. Marami pang natitira sa oras. Mahigit 1 minuto pa. Ay ang kailangan nyo dumepensa at bumawi. Itabla yung score saan. Kunin ito. Kunin ang kalamangan. Sigawan nga ng mga tao. Kaya dito ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, nagwika itong si Toru Minami. Kupunan ng Brumana. Seryoso tayo dito. Bilisan natin ang bola. Tira agad kung may pagkakataon. Wika nga nitong si Toru Minami nang biglang isang pasa ang kanyang ginawa patungo dito kay Kaisin. At itong si Kaisin ay talagang binabangga nga itong si Akagi nang hindi na nga nagpadalos-dalos pa. Ako, hindi pwede to. Umaatras si Akagi sa bawat banggang ginagawa nitong si Kaisin. Magkakaroon ng maluwang na espasyo dyan. Wika nga nitong si assistant coach Kenji Fujima at dito'y isang bangga turn around at tira nga dito'y napapito ang referee at pasok nga ang tira nitong si Kaisin. Kaya naman, foul! Counted! 1 free throw! Sigaw nga ng referee kaya dito'y dumagundong nga ang buong gym. Yan ang sinasabi ko sa inyo, upunan ng Brumana. Isang clutch lamang. Napakahusay mo, Kaisin. Counted foul. Buti na lang talaga. At talagang hindi ka nagdalawang isip. Siguraduhin mo ang free throw na yan. Sigaw nga ng mga tao. Kaya naman itong si Minami ay dali-dali ang sinalubong itong si Kaisin. Gumana ang plano, kaibigan. Mahusay, simulat sa pool, hindi ako nagduda sa kakayahan mo ngayon. Hindi mo ako binigo. Mahusay! Ngunit, hindi pa tapos ang kontrata mo. Kailangan mo munang ipasok ang free throw na yan. Wika nga nitong si Toru Minami. Salamat at nagtiwala ka sa akin, tol. Buti na lang talaga. Talagang nakita mo ako sa loob. Kung hindi, magkakaroon na naman ng isang maluwang at delikadong pagkakataon para sa atin. Wika nga nitong si Kaisin at dito'y at 1 minuto, 20 segundo na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman, nag-iisa na lang ang aking timeout. Kung susunugin ko to, mahirap na. Hindi pa ito ang tamang oras upang kunin ko ang timeout na nalalabi. Kailangan mo munang magtiwala sarili mo, Ansay. Wika nga nitong si Coach Ansay na kinakausap nga ang kanyang sarili. Kaya dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak nga nitong si Ryota Miyagi ang bola sa binagwika nga. Team! Kailangan nating makapuntos dito. Siguraduhin natin ito.
hindi na tayo kailangan pang magbigay ng motibo para sa kanila upang magkaroon ng momentum. Wika nga nitong si Ryo Miyagi. Miyagi, paikutin mo ang bola. Tumingin ka ng isang maluwang na espasyo upang makapuntos. Wika nga nitong si Fujima, ngunit magtiwala kayo sa akin. Akin na muna ang bola, Miyagi. Ako na ang bahalang mag-set dito. Ako na ang bahalang gumawa ng hakbang upang magkaroon tayo ng puntos. Pangako, hindi ko to sasarilihin. Wika nitong si Rukawa, kaya naman dito'y hawak-hawak na nga nitong si Kaede Rukawa ang bola. At dito'y dumepensa ka ng maayos, Mikasa. Ikaw ang pagbubuntunan ng galit pag naipasok ko ang tirang ito. Panigurado. Panigurado at mawawala ka sa iyong sarili pag pinuntusan kita. Wika nitong si Rukawa. Ha! Nakakangiti talaga. Nakakasaya talaga ang isang salita na galing sa isang batang wala namang alam sa larong basketball. Subukan mo kung kaya mo. Wika nga nitong si Mikasa nang biglang inatake nga sa loob nitong si Rukawa ang depensa na kupunan ng Brumana sa bahay. Pitik nga sa tagiliran nitong si Mikasa, kaya naman Rep, pinitikan niya ako. Hindi mo ba yun nakita? Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng isang maluwang na espasyo. Wika nga nitong galit na si Mikasa, kaya naman nice move! Napakahusay ng ginawang galaw nitong si Rukawa. Naiwan ng husto itong si Mikasa. Isang simpleng pitik at isang step back lang ay nagkaroon na ng maluwang na espasyo. Mahusay! Napakahusay ng galaw na iyon. Wika nga nitong si Matsumoto, kaya naman Rukawa, siguraduhin mo na ya. Mawawala ang iyong napakagandang galaw pag hindi mo na ipasok yan, ah. Wika nga nitong Sakuragi, kaya naman dito nga ay isang jump shot nga ang pinakawala na nitong si Kaede Rukawa. At dito ay bang! Pasok nga ang tira ni Rukawa at muling nabawi ang kalamangan na sa dalawa, at ang oras ay 58 seconds na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman dito'y dumagundong nga ang buong gym sa ginawang clutch na tira nitong si Kaede Rukawa. Ang husay! Napakahusay ng ginawang tira nitong si Kaede Rukawa. Ibang klase ka talaga, Rukawa. Hindi mo kami binigo sa iyong tira. Napaka-sureball at napakagandang galaw. Sigawan nga ng mga tao, at dito nga ay itong si Kaede Rukawa ay dali-dali napitan itong si Mikasa, sabay nagwikang, "Hoy Mikasa, wag mo kong tatawagin na bata sapagkat ikaw ang batang iiyak dito. Pinapangako ko." Wika nitong si Rukawa, dito'y napilitan ngang humingi ng isang timeout itong si Coach Kiko. At dito'y sobrang seryoso nga ang muka ni Coach Kiko na tila ba merong alas na ilalabas. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay banga natin na susunod na bahagi.